Great morning mga kahabi. Andito po tayo sa ating mga isda ngayon. Update ko po kayo dun sa nabili kong angel fish na hindi ko na naipakita sa inyo ng ano, nung bagong bili pa lang. Pakita ko sa inyo ngayon, nilagay ko sila sa rep tab. Ayan o. Nasa outdoor lang din po sila. Kasi nga dahil dito, hindi po tayo gumagamit ng air pump. Ayan. Kaya nilagyan ko sila ng mga halaman. Pati sa ilalim meron yan. Ayan o. Kung mapapansin nyo, dyan yung ating mga angel fish ngayon. Ito. Ayan. Medyo malabo na yung ating tubig kasi nga hindi ko sila na-videohan dahil sa marami po tayong ginagawa eh. Ayan o. Hindi ako nakapaggawa ng content. Ayan. Mapapansin nyo, ayan o. Ano na sila mga kasinlaki na ng 20 pesos. Ayan. Gagawin natin to mga breeder para makapagparami tayo ng angel fish. Ang breed nila, ang sabi nung binilang ko, ano daw, marble, tapos merong koi, may tricolor, ayan. Kaya susubukan ko uling mag-breed ng angel fish, magpalaki sa ganitong sistema na hindi ko nakasanayan noon na gawin. Kasi dati may alaga akong mga angel fish pero ang gamit ko may aerator, ayan, nasa aquarium. Kaya ito ngayon, practice ko lang na alagaan sila sa ganitong sistema na halaman lang ang gamit ng oxygen. Eh mga kahabi, oh. Medyo maamo na sila. Yung una ko nabili ito, ano eh, hindi mo sila makikita, hindi mo mapapalapit sa ganyan, oh. Sa daliri. Yan, ngayon, maamo na sila. Yan, gutom na. Ano to, 50 pieces na binili ko. Yan. Nakakatuwa, gaganda na nila. Yan, hindi nga anong makita dito sa ating video kasi nga, yung kulay na ng tubig, ano na, kulay green na. Yan. Medyo nasisikata kasi sila ng araw dito kaya andyan na yung practice natin na pwede pala sila sa outdoor na ang gamit lang yung mga halaman. Ayan ang mga kahabi, oh. Hindi pa ako nakapagpakain niya, maaga pa ngayon. Ayan. Maamo na sila, oh. Kulay verde ni tubig, oh. Mamaya papakainin natin para makita nyo kung gaano sila katangaw. Pakainin natin ang ating dap niya. Ayan. Ang maganda lang sa dap niya pagka pinapakain mo, mabilis silang lumaki. Dati ano lang to kasi laki lang ng 5 piso. Ngayon, ayan, malaki na. Kaya nakakatuwa na silang tignan. Tara, samahin niyo ako, magpapakay po tayo. Ito mga kabi, pakita ko rin po sa inyo yung ating mga alagang dap niya. Ayan. Diyan ko sila pinaparami. Ito, napakarami niya na yan kung mapapansin niyo. Ayan. Ang dami na yan. Itong tank na to, kung halimbawa nag-aalaga kayo ng dap niya, at meron kayong tank na yung talagang tuloy-tuloy na dumadami yung dap niya nyo. O, huwag nyo nang alisin dun sa pwesto. Kagaya nitong tank na to. Ano to eh. Sinubukan ko siya rito sa pwestong to. Lagi kong kinukunan niya pero ang bilis dumami. Kaya yung pwesto na to, okay yan. Hindi ko na tinatanggal. Hindi ko na pinapalitan. Ang ginagawa ko, yung mga dap niya na yan, hinihigop ko na lang sa hose. Pinapatapong ko dito sa tank na to. O, sinaling ko na rito. Kaya ito, marami na itong laman. Ayan. Marami na siyang laman na dap niya. Ngayon, yung ito, panibago uli na dumadami,
ililipat natin sa ibang tangkihan para marami tayong pagkain ng ating mga isda. Iba kasi yung live food na pinapakain sa ating mga isda. Mabilis silang lumaki kasi high protein yan. O yan, mga kahabiit. Pero hindi tayo dyan kukuha ng mga ipapakain natin sa ating mga angelfish. Kukuha tayo sa may banda ron. Yan, sasamahan niyo ako. O ito, four dap niya rin to. Yung tank na to. Tapos itong plants na to, nilagyan ko rin ang dap niya to para sinubukan ko lang na itry. Ang pinagtaliman ko dito sa plant na to, ano, loam soil. Pero yung dap niya, pansin ko lang ha, sa practice ko, mabilis silang dumami rin. Kung mapapansin nyo, merong mga parang gumagalo sa tubig, sila yon. Ang lalaki niyan. O yan o, ito ang dami o. O dito tayo kukuha mga kahabi. Yan o, ito yung mga pinaglalagyan ko ng dap niya na pinararami. Ayan. Tapos itong tank na to, ayan, marami rin to. Kung mapapansin nyo, ayun sila o. Ang dami o. Nakakatuwa lang kasi talagang kapag ikaw nag-alaga ng dap niya, magiging alipod yung ating mga alagang isda. Ayan o. Ngayon pinag-aaralan ko kung paano ko sila gagawing araw-araw na ipapakain talaga sa ating mga isda. Kasi kapag napag-aralan natin kung paano sila isustain na tuloy-tuloy na ipapakain. Ayan, ayan, ang dami o. Oh. Pero kulang pa yan. Oh, dami. Yan. Tara, samahan nyo. Dadali natin ito sa angel fish. Gustong-gusto ng mga angel fish yan, no? Kinakagat nila yung ano. Oh. Ganyan sila katakaw sa live food. No? Oh, nasa ano pa, hindi ko pa na ilalagay sa kanila. Talagang kinakagat na nila yung net. Nudukot na nila. Oh, pero yan na natin. Yan o. Oh. Yan. Yan mga kahabi o. Oh, ito na yung mga angel fish natin o. Yan. Merong black, may marble, may koi. Ayan ang kung ano. May black pa pala, talagang puro. O, ayan mga kahabi. Ayan muna natin kumain sila dyan. Ang tatakaw niya, nalakas kumain niya sa ano. Tapos binibigyan ko pa ng pellet kapag sa tingin ko kulang. Siyempre, medyo inaalalayan pa natin ngayon yung ating pagpapakain ng dap niya kasi mas maganda kung unahin muna natin paramihin sila. Ang bala ko mga pitong reptab na aalagaan ko ng dap niya para araw-araw masusuplayan yung ating mga isda rito sa ating alagaan. Kasi 7 days sa isang linggo, di 7 yung binabala kong alagaan ng dap niya. Para araw-araw yan. Talagang yun ang kakainin nila. O paano mga kahabi? Agad dito na lang po na ang ating video at maraming pong salamat sa inyo pong pagsuporta sa Algeros Vlog. Paki-subscribe naman po ang ating channel. Paki-pindot na rin po ang ating notification bell para updated po kayo sa lahat ng video na aking ginagawa. See you next vlog. God bless po mga kahabi. Bye-bye!